Hello guys, welcome back to my channel. So, bigla, ano, mabilis ang intro lang tayo guys kasi boarding na kami. Kung makikita nyo, boarding na sa likod ko kasi medyo natagalan ako sa pila. But yeah guys, ngayon pupunta tayo sa Bangkok, Thailand. So, ayan. Sige, quick requirement. Lutang pa ako guys kasi gusto ko lang mag-intro pero boarding na kami. Quick ano lang requirements, kung ano ba yung requirements ngayon. So, ang requirements ay, syempre una yung plane ticket mo, and then, passport. Yun lang. Yun lang actually yung hinanap sa akin sa immigration, guys. Pero, para safe, maganda na rin kayo, mas maganda kung meron na kayong hotel booking. Pero, sa akin guys, yun lang yung hinanap, passport, tsaka plane ticket. So, hindi na kailangan ng proof of vaccination kasi vaccinated or unvaccinated, pwede nang makapunta sa Bangkok, Thailand ngayon. And then, travel insurance, hindi na rin siya required but recommended. Kung gusto nyo, you can also book. But, yeah. Basically, parang bibili ka na lang talaga ng ticket tapos meron kang valid passport, go ka na. Okay ka na sa Thailand. Pero, guys, ang haba ng pila ngayon sa immigration. Parang 1 hour yata ako kasi parang ang haba, like almost one, ang dami talagang tao ngayon. And then aside from that, ang dami rin tanong sa akin ng immigration officer, like di ko alam kung nagdududa ba yung immigration officer sa akin. Parang ang dami yung tanong, saan ka nagtatrabaho, tapos sinabi ko yung name ng company, and then private ba yan or government, sabi ko private, tapos ilang months ka na or ilang years ka na pala, tapos sabi ko 6 months, tapos sabi niya bakit 6 months pa lang tapos alis ka na ganun. Tapos di ko alam ang sasabihin ko. Sabi ko, magbabakasyon po. Parang bawal ba magbakasyon? Magbago pala. Alam mo, medyo nagdududa siya kasi bago pala ako sa work. And then, nagtatanong pa siya na parang masaya ka ba sa trabaho? Sabi ko, wow, job interview pala to. So, yun. Ang dami niyang tanong. Like, parang gusto ko nalang sabihin sa kanya na, ate, pwede mong tignan yung mga stamps sa ano ko, passport ko. Like, kakagaling ko lang sa Bali last month. Tapos nag-Singapore, Malaysia ako nung few months ago. So, hindi ako alis ng bansa para magtrabaho. Like, huwag ka mag-alala, babalik ako. Pero ayun, swertihan lang talaga. Minsan talaga may mga immigration officers na matanong, maraming tanong. Pero if you just answer politely and honestly, I think naman walang magiging problema. Pero nabubuisit lang ako kasi ang dami niyang tanong. Like, feeling ko unnecessary na yung mga tanong kasi marami naman akong tatang sa passport. But anyway, that's it. That's how it is. So ayun lang guys, and then boarding na. Daming tao ngayon, no? So may time pa ako mag-intro. Tapos yung seat number ko, 52D. So feeling ko malaki yung aeroplano namin kasi usually 'di ba hanggang 30 lang ba yung aeroplano, yung ano, yung seats pag yung mga normal. Pero nasa 42 ako. Ay 52. So feeling ko malaki siyang plane, tsaka daming tao, guys. Parang boarding pa lang ano, 1 hour na yung pila, joke. So, ayan guys, pasok na tayo, and then papahuli na lang tayo para hindi tayo makipagsiksikan, and I'll see you in Bangkok, Thailand. Guys, kakarating ko lang dito sa Suvarvarani or something like that. Basta parang yung airport nila dito. Dalawang airport dito sa Bangkok. Parang isa Don Myong ba yun? Ano ba yan? Hindi ako nakapag-research sa maayos. Tapos yung isa yung ito, Suvarvarani. BKK yung abbreviation niya sa Cebu Pacific. Tapos, parang hindi ako prepared dito guys. Maghanap pa tayo ng SIM card kasi wala pa akong internet dito. Tapos, magpapalit tayo ng pera. Ang problema ko kasi naka-peso yung dala kong pera. Sabi nila mas maliit yata yung exchange rate, or hindi ko lang sure. Pero yun kasi yung sabi-sabi ng mga friends ko, mas maliit yung exchange rate kapag peso yung dala mo kesa dollar. But try natin guys pa rin kasi kailangan ko ng cash. So kailangan ko magpa-exchange ng kahit konting pera lang dito sa airport para meron tayong pang transportation to the city, and then pambili ng mga SIM card dito. So let's go. Hello. Anong name mo kaya? Gina. Gina, it's Gina. Hello. Enjoy po. Yeah, so nandito rin sila sa Bangkok. Dito sila mag-New Year. Tapos masipag sila maglakad, oh. Ako sa tamad, dito lang tayo sa Wakalator.
lang guys, pipili na tayo sa immigration. Yung kasama ko sila, Kuya Gino, sa likod. So, nanonood daw si Kuya Gino ng vlogs ko. Yay! Joke! Tapos, wala, sabi nga niya, mas malaki daw yung palitan pag USD to. Ay, wait lang, nandito na ako, baka pagalitan ako dito. So yun guys, bumili na ako ng SIM card. Ang pinili ko is good for 8 days since 7 days ako dito sa Bangkok. Tapos 349 baht. Magkano yun? Times 1.5. Basta i-times 1.5 nyo guys, ganun yung conversion. Kung gusto nyo i-convert yung baht to peso, times 1.5 yung estimate. So I think okay na rin para, merong mga limited dun, mga 7 gig or ganun. Pero nag-unlimited na ako para wala akong problema, baka maubos ko. Tapos nagpa-exchange ako ng pera, 2,000 pesos lang muna. Kasi sabi ni Kuya Gino, yung nakasabay ko na subscriber, mababa daw yung palitan dito sa airport. So mas maganda kung dun sa city or mag-withdraw na lang. Kasi trinay ko, parang 5,000 yung ipapapalit ko. Malulugi ako ng mga 1,000 plus guys, 1,000 plus peso. Dahil sa baba ng conversion dito sa airport. So ayun lang muna, convert muna ako ng 2,000 pesos para lang may pambili ako ng SIM card at makapunta ako sa city. But now, kailangan kong hanapin yung MRT kasi di ko alam kung nasaan siya. So, tara, hanapin natin. Let's go. Actually guys, may mga ATM dito pero mag-withdraw na ba ako dito or sige doon na siguro sa city. Feeling ko naman maraming ATM doon. Bro, I'm not sure kung nasa yung MRT dito, bro. Okay, magtanong nga tayo kay kuya. Ay, kay ate. Excuse me, where's the train to Khaosan Road? Sorry? Khaosan Road, train, MRT? Train. Yeah, MRT, BTS? Oh, downstairs. Downstairs? Yes, yeah. B floor. B floor? Yeah. Yeah, thank you. So, yun. Medyo may konting lag lang guys. Kapag magtatanong ka, medyo hindi mo na nila magigets. So, kailangan mo lang maging patient. Kasi merong konting language barrier, I think. Pero sabi niya naman downstairs, hindi niya naintindihan yung sinabi kong train, MRT, ganun. BTS yung gusto niya. Gusto niya yata yung mga smooth like butter. Okay, criminal, sorry. Ibang BTS yan. At ito yung para sa akin. Alam, may robot dito, guys. Anong purpose ng robot na to? Basta may robot dito, guys. Ayan, no? Hulaan nyo na lang kung ano yung purpose niya. Driving excellence. So, nasan po yung ano po? Opo, yung MRT po. Bro, nasaan yung ano bro? Yung MRT? Magtanong tayo. Pero may nakasulat dito na Airport Rail Link. Feeling ko ito yun. Airport Rail Link. Manghula na lang tayo. Tanong natin sa robot. Kuya, nasan yung ano? Charot. Nasan yung MRT? Charing. Smooth like butter. Hindi ko pala alam kung saan ako, ano, kung saan station yung ano ko, hotel. Ano ba yan? Wala ako sa research for today's video. Wait lang guys, hanapin ko lang kung anong station ako bababa. Kasi kahit mahanap ko yung train, kung di ko naman alam kung saan ako pupunta, wala din. Bro, hindi ko alam. Bagal ang internet ko. Baan kung City Line ba ako? Express Line? Ala, ayan. Hindi ka kasi nag-research. Nagigigil ako sa'yo. Check ko nga yung ano. Nagigigil ako sa sarili ko. Hindi ako nag-research, guys. City Line or Express Line?
Payatay. Kailangan ako makapunta sa Payatay. Ito guys, bakit ito? Departure. Dito ako nanggaling sa arrival, level 2. Tapos bumaba ako. You are here. Nandito ako sa 1. So feeling ko bababa pa tayo ng isa pa. B Airport Rail Link. Sige guys, baba tayo ng isa pa. Pero hindi po to pababa. Pataas po to, bes. Ah, ito. Ayan, merong pababa dito. I think ito na yun. So guys, ang Thailand pala guys is 1 hour behind sa Pilipinas. So mag minus 1 kayo sa oras. So sa oras ko ngayon is 11:30 na ba? Ang relo ko is 11:30. So 10:30 pa lang dito. Hindi ko na in-adjust yung oras ko. Mag minus 1 na lang ako. Hala, hindi ko talaga mahanap yung train. Ang hina ko talaga sa direction, boss. Ay, may Thai street food dito, oh. Oh, di ba merong Thai street food? Kain kaya muna tayo. Hindi pa ako nag-breakfast, guys. Or punta na tayo agad saan. Hala, parang gusto ko munang kumain. Mahal ba dito? How many? How much? Ba't walang presyo, bro? May 7-Eleven din dito kung gusto nyo. Okay, ito. Airport Hotel Express Line. Hindi ko alam kung ano ba ako. Express Line ba ako, bro? Fucking not sure. So guys, I decided na mag-express line ako kasi red yung kulay niya, diba? Tapos tinignan ko yung parang BTS map ng Bangkok na red na color dapat yung sakyan ko. So I think ganun na lang. Tapos tignan nyo dun, merong mga yan, parang bumibili sila ng ticket. Siguro dyan din ako bibili. Hindi ako sure pero feeling ko. So yun guys, nandito ako sa Suva, ano to? Suva Mamubumi. So, kailangan ko makapunta dun sa Payatay. Okay, isang diretsong line lang siya na red. So, kailangan ko makapunta ng Payatay. Okay. And guys, may instruction naman. Select destination. Insert coin. Take tokens. And then take change. Oh my god, English. Select your destination on the map. This 45 baht. So magbabayad ako ng 45. Please select the number of tokens, then insert coins. 1, 5, 10. Okay. Guys, bumili ako dun sa ticketing office. Ito yung lumabas. Inexpect ko parang card, pero ganito yung lumabas. So ito na yata yung ticket ko. 45 baht. Siguro mga ano yun. Kano yun? 70, mga ganun. 70 pesos. Tapos tara, punta na tayo sa MRT o sa tren. Ano ulit yung bababaan ko? Payatay. Parang pad thai. Payatay. Okay. Payatay tayo bababa. Bro, tama ba to? Saan ko ilalagay ito? Dito? Oh my god, nag-open siya. Amazing. Ang saya gumawa ng mga bagay na first time. Hindi mo alam kung mag-work tapos nag-work. Bro, I love the adventure in here. Charot. Huy. Ay, kuya. Same guys. Suvarnabhumi. Ayan. Ito yung name ng airport. Suvarnabhumi pala. Ang hirap naman. Kaso, saan lane ba ako? Dito na lang kasi nandito yung mga tao. Hello?
BTS ba to or MRT? I'm not sure. Basta yung train station. And from the airport, dire-diretso lang naman ako. Yung hotel ko. Buti na lang yung hotel ko is isang line lang. Kasi may mga iba-ibang line dito. May red, may green. Hindi ko ba ganun ka na-explore. Buti yung sa akin from the airport, isang dire-diretso lang. Tapos yung pinakadulo, doon na ako bababa. Mga 5 stations away from the airport. Tapos doon na yung malapit yung hotel ko. Ang gutom na ako. Let's go. Guys, nandito na ako sa Pattaya Station. From the airport, siya yung pinakadulo. Mga 6 stations yata yun. Sabi kasi sa hotel, sa ano, dito malapit yung hotel ko. Pero pag sinesearch ko, 1 hour walk. Pero 6 minutes drive lang eh. Wait lang, nag-i-install ako ng maps.me. Kasi yun yung ginamit ko last time. Kasi parang nagluloko yung Google ko. So, wait lang, hanapin lang natin guys. Kasi ang hirap kasi may daladalang gamit, so gusto ko munang tatry ko kung makakapag early check-in ako sa hotel. Pag hindi, iwan ko lang yung maleta ko. So yun guys, kung magko-commute kayo, wag na kayo magdaladala ng maraming gamit dahil sobrang hassle. Kaya ako talaga, so travel light ako lagi kasi ang hassle mag-commute ng may dala. So yan lang, update ko kayo pag nahanap ko na yung hotel ko. Sawadee krap! So yun guys, nandito na tayo sa Bangkok Island and as ako report, 15 minutes yung lalakarin ko papunta ng hotel dahil hindi ako nag-grab, nag-MRT lang ako. Hindi naman sobrang init, maaraw pero hindi naman siya sobrang init today. Nagugutom na ako, parang sarap dun. Oh my god guys, mali yung napuntahan kong hostel. So, nakapunta ako dito sa Backpacker Pratunam. Ito siya. Pumasok pa ako guys, walang tao. Ayun, gamit ko sa labas. Ang hostel ko pala is Backpacker Pranacorn. Hindi siya Pratunam. My god, mali yung napuntahan ko. Wait lang, babalik ako, baka matrespassing pa tayo dito. Hindi pa pala to operating yung Pratunam na branch. Backpacker Pratunam. Pero mali yung napuntahan ko guys. Pranacorn pala yung yung nabok ko. So I have to check the location. Maganda pa naman yung area na to. Diba? Wait lang. Nagbook na lang ako ng Grab guys kasi nga naligaw ako. Dapunta ako sa Backpackers Pratunam. Dapat Pranacorn branch. Mali ako na napuntahan. Ayan, so hindi ka nag-research kasi sa Pilipinas. Dito na kasi ako nag-research. Mali yung na ano ko, akala ko isa lang tong branch na to, may iba pala silang branches. Nag-grab na lang ako, 160 baht, mga 240 pesos, di ba? Hindi naman ganun kamahal din yung Grab dito, tapos kotse na rin yun. So, kasi 5 kilometers away, ayoko na maglakad guys, parang ang layo ng 5 kilometers para lakarin. At saka hindi pa ako kumakain, di ba? Hindi pa ako nagbe-breakfast saka lunch. So yan, mag-grab na lang tayo and magda-drop na tayo ng baggage sa hotel, okay?